sa biyaya ng panibagong pagkakataon, tayo ay nagkakalipon. So bago na ha, ay nais ko po muna i-congratulate ano po ang aming weekdays prayer group. So tunay na, pagkabat ito po ay naantala or na-udlog na po. Pero ang pagdiriwa para sa ating pong Panginoon ay kailan lang hindi natin pagigilan. Ang pagkakamin po po natin upang magpuri ang magkasalagan sa Panginoon, ito hindi magigilan ng anumang panahon. Dahil ang mga tao na is magpuri ang magkasalagan sa Panginoon, kahit nasaan, pwede tayo magpuri ang magkasalagan sa Panginoon. Amen. Amen po ba? So, congratulations po no, sa lahat ng ating community's prayer group. And maraming maraming salamat po no, on their behalf. Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong pong suporta. Sa lahat ng mga nagawa na nagpuno kanina sa pag-prepare, hanggang mula pa doon, nagpuno na umisa pag-prepare. Maraming maraming salamat po sa inyo. We did sa ating council members, ano po, sa inyong pong suporta para sa community's prayer group. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagpunta sa hapong buhay ko. Ayan, so ako po yung iniwala na ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi niya nakakalimutan. Pag po sino po'y nakatala po sa kanyang talaan, at lahat po ng ito ay mayroong kapalit na gantimpala. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ayan, so kung announcement lamang po para hindi ko na rin malimutan. Ayan, so ma'am, sa darating po linggo, ano po hindi po kayo, this coming Sunday, ano po, November 14, ano po, ay ang ating pong sports fest. Ano po, sports fest na Kakao Chapter. At kayo po lahat ay inaanilahan po namin. Ano po, na makasama, makaisa sa ating pong dati na sports fest. So, dahil ito po yung sports fest, there will be games. Ano po, hindi lang po ito cheerleading, kundi meron po tayong mga games. Ano po, meron tayong mga palaro talaga na kung saan ay pero kung kakaunti, pagsasamahin natin yung mga provincial. Ano po, para tayo ay makapuha ng isang team. So, meron po volleyball, di basketball, pwede kayo magdala ng badminton. Ano po, nandito po provide tayo ng net para sa mga gusto ng badminton. Meron din po tayo mga partner games. Ayan, meron tayo sa race. Ano po, meron din po tayo patintero. Kung gano'n, magdala na pa kayo ng patintero. Ayan, masaya po patintero sa buhay natin. Ano? So, ang venue po natin ay sa Haksa. Sa Haksa Beach. So bagay ang program natin, mag-start po tayo ng alas 12. Katulad po sa ginagawa natin dito, mag-start yung program natin ng 12 in the afternoon. But before that, kung kayo po hindi mo nakapagsimba ng undisciplined mass, inyadiyahan po lang kayo sumabay sa pagsisimba po natin sa San Agustin ng alas 12:30 ng umaga. So Sunday po yun, 9:30 in the morning sa San Agustin. After po ng misa, dinerecho na po tayo sa Haksa. Doon po tayo sama-sama magla-lunch. Ano po? So, umpisa natin yung activity, syempre, kayo na muna. Ano po? Kung nasa tayo yung mga Pinoy, naroon may kahit yan. Ayan. And so, bago po mag-start yung ating pagkain, magkakaroon tayo ng healthy program. Ano po? Magkakaroon tayo ng healthy praise and worship at magkakaroon din tayo ng mixing inspirational message ka naman. Ano po? So, kayo po lahat ng mga narito, naway makarating kayo sa araw ng darating na linggo sa Haksa po tayo. Ano po? And so, ngayon pa lamang po, maganda lang po kayo ang inyong prayer request. Ano po? So, sa ating pong mga assurance, pwede po kayong bumili ng prayer request sa kanila kasi sa darating pong linggo ay dito tayo dito muli sa Haksa na po tayo. Ano po? Para ready at prepared po yung ating pong mga prayer requests. Ano po? So, yung mga hindi po sasama sa misa, be there sa Haksa bago po alas 11 or alas 12. Ano po? Be there bago po alas 12 para makasama po namin kayo sa kainan. Ano po? So maraming mga kapatid natin yung magandala ng mga pagkain na kanila mo nag-share. Ano po? So ito po'y panahon na hindi lang tayo magiging physically active or hindi lang tayo mag-enjoy kundi magkakaroon tayo ng bonding as a community and as a family. Sino po mga sasama sa ating sports fest? Palampagan natin si Awal Sunan. Ayan. So, may po sasama sa sports fest, magdala po kayo ng extra na gawin po ninyo, ano? So, hindi po alam kung magiging malamig po niyan. So, kung malamig ang panahon para sa inyo, pwede po kayo mag-jogging pants. Pwede kayo mag-sweater haba ng laro. Nagpo, lagi po dito yung kahit isin yung tabi, pwede po laro na nag-jogging pants na sweater. Pero kung kaya yung naka-shorts at naka-t-shirt, mas maganda. Nagpo, para mahangin. Ayan. At kung may magtutulang ka naman sa dagat, magdala na kayo ng extra na tabi. So, with your brothers and sisters, ito today's celebration. Ano
mamahali. And indeed, my dear brothers and sisters, kahit kailan man, hindi nagbago, hindi nawala. At hindi nagmamahali, hindi nag-fail. Hindi ka tulad ng mga pwedeng dito o pwedeng silver na nag-fail pagdating ng panahon, ang pag-ibig ng Panginoon, ito'y laging sa riba bawat araw. Harapin niyo yung matabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Pinagpala ka. Kaya ka natin ito. Kasi mahal ka ng Diyos. Amen! Diyos. Amen mo ba? Amen! Amen mo ba? Amen! At sa grasya ng Panginoon, kaya tayo natin ito. Sa biyaya ng Panginoon, that's why we are here. Tayo po'y nagkakating ito. Meron tayong lakas. Meron tayong sigla sa ating pangarapawan. God is providing us in every needs of our lives. Lalo-lalo na sa ating pong pinansyal na pagkakailangan. And so, tunay nga ang mga kapatid na ang mabuhihan ng ating pong Panginoon at ang kanyang mamamahal, kailan ba tayo hindi nagmamahal. Kahit na minsan, may mga pagkukulang na pagkakalali tayo, kahit na minsan, hindi tayo nagiging karapang dapat para sa kanya. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Amen mo ba? Amen mo ba? So, kapatid kong babalikan, no? Yung verse 45 na ating pong binasa. Ang sabi ko dito, upang kayo'y maging tumunay na mga anak ng inyong ama na nasa lahi, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at magpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, yung kabutihan ng ating pong Panginoon, wala itong pinipili. Amen po ba? Ang kabutihan ng Panginoon, wala itong pinipili. Kung kayo po'y nakatend ng isa kanina or isa kayong araw, yung ebanghelyo po ay matungkol sa pagbibigay ng babaeng balo ng handog sa templo, which is lahat ng kanyang buhay. Tama po ba? Tama po ba? O kung kayo po'y nakatend sa kanina, alam po yun yung ebanghelyo. Sabi nga ng Panginoon, ano? Marami ng handog, mga pariseo, mga tao, mga yaman. Pero yung kanilang ihandog sa templo ng lalaki are just, sabi nga, surplus. Mga tira-tira lamang, mga katarampot lamang sa bahagi ng kanilang kayamanan. Pero ang inihandog ng babaeng plano ay yung kanyang ikabubuhay. Kung ikaw ngayon ay naghihintay ng sahod, alam mo na may mga pagkakataon na tinatawag nating critical days. Nabo, pecha di peligro. Na kung saan, yung mga nakastak na noodles, yun ay pinahay. Yung mga nakastak sa rem, na dinatay yun ay pinahay para makatipid at tumakot sa araw na sahod. Amen mo ba? Amen mo ba? And so, dahil alam natin na po na ang sahod natin ay pinahay natin, that's why, then we prepare now for time. So, going back with your brothers and sisters, sa kabutihan po ng ating mong Panginoon, ano, kahit kagatumon, ay ang tunay na hindi siya nagkukulang sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay. Minsan siguro na-experience nyo, ano, na isang noodles na lang. Pero tumarating ang tulong ang biyaya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? And so, yung pagbibigay ng itong babaeng balo, ito po yung lahat, ibinigay niya sa ating pong Panginoon. And so, yung sabi ng Ebanghelyo, para sa araw po na ito, is, sabi nga, ang patungan na po ng tanong-tanong pagbibigay, to give, ano po, the measure of giving is to give without measure. Ano po? The measure of giving or in love, ang tinilalagay ko sa pagbibigay, is to love or to give without measure. Pero alam niyo po, no, kanina, habang nasa misa, nakikinig ako sa homily, naisip ko din, everything in this world is quantifiable. Pag sinabi natin quantifiable, nabibilang, you can measure. You can measure time. You can measure the amount of money. You can measure the amount of effort. Pero let us be clear on the idea, ano po, na ang totoong kahulugan ng pagbibigay is to give without measure. Because if you give from your heart, kung ikaw ay tumulong ng pagbibigay, wala sa iyong puso, wala kahit sino naman ang kaya tumumbas o sumukat mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kapatid, ganito rin ang biyaya na binigay sa atin ang ating Panginoon. Ganito yung kabutihan na naranasan natin mula sa ating mong Panginoon. Kapatid, sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Wala kahit sino man sa atin ang karapat-dapat. Yes. Kasi kung susumakin natin, lahat ng nagawa natin paglilingkod, lahat ng naiaray natin sa simbahan, kukulangin pa yun sa
sa kautingan naranasin natin mula sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil nga mabuti ng Diyos, pinagpapala pa rin tayo. Sabi nga sa nabasa namin, ano? Pinasisikap niya ang araw sa pagbubuti at sa masama. Pinag-uulat niya sa pagbubuti at sa masasama. Tanungin mo yun yung katabi mo. Mabuti ka ba o masama? Ano ba yung sabi niya? At isang mabuti, madalas masama. So sabi nga, ano, mga kapatid, we are saints in the beginning. We are saints in the beginning. Kasi hanggang ngayon na natatapos tayo ng turuan ng ating Panginoon at ito yung walang struggle natin. To live a life with holiness. Ang mabuhay ng may kabanalan, ang mabuhay ng naayon sa kalooban ng ating buong Panginoon. And so, since ang topic natin for this afternoon, it's all about the goodness of the Lord. Sabi nga, taste and see, tingnan at tingnan, makita natin, ma-experience natin. Ano po ang mabuhay ng Diyos? Hindi maganda na naman. But do we need to know about God's goodness? Yes. Ano yung mga bagay na kailangan natin malaman o malalaman natin tandaan, brother, tungkol sa kabutihan ng Diyos? Parang yung katabi mo, sabi mo,